Kuya Jeebs! Kuya Jeebs, nasaan tayo ngayon? Candy shop. Sheesh! Bakit candy shop? Bakit naman? Anong meron? Anong meron dito? Grabe, S2A. S2K? EK? Another EK? LC? 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 Woo! So, nasan tayo ngayon, pare? Ano ba to? Sa garahe ng GI. So, yan yan. Ground image, guys. Nasa ground image tayo. So, di namin sure kung turil to. Pero dito yan sa part ng Davao. Oo, oh, Davao. Tama. So, Davao. Malaki ang Davao, guys. Kaya, actually, parang Manila eh. Yung mga kalsada dito, hindi siya, guys, hindi siya bukid. Talaga, legit. City. So, yun nga. Meron ditong race car. S2K. Kagabi, S2K din yung kasama natin, which is yung kay Jabe. Ano, kay Jabe. Tapos ngayon, ito naman, another S2K. So, yun nga, nandito tayo sa ground image. Yung mga LCD dito, tama nyo, naka-walled. Ito, naka-lift. Ito naman, may R34 dito, guys. Grabe ang kulay. Parang, di pa rin parang Millennium Jade, ah. Wow. So, guys, alam nyo ba ang plan dito? Pero ano yung lalagyan nila makina? Ano? Siyempre, pang GTR dapat. GTR. Pero? 35. Oh, guys, first ever. Sa Pinas. Sa pagkakalam ko, ah. Pagkakalam ko din. R34. Nalalagyan ng VR38 na galing sa R35 GTR. So yun yung pinaka-updated na GTR. Ito yung sumunod doon, ito yung successor noon kumbaga. Ito yung lolo o kaya tatay pala, tatay. Ang lolo yung R32 na, R33. Ayan. May interior ba siya? Bucket seats. Talagang project ka. R34. So, madami pa. Wait lang. May pupunta kami dito, special car to. So, lakarin na namin dito ah. Okay, Jeebs, kamusta ka naman? So far, anong experience mo sa Davao? Share mo naman sa akin ngayon. Solid dito sa Davao. Bakit? Hindi mo inaasa na may dito mo na mga kotse dito eh. Meron dito? Parang, alam mo lahat ko ng mga solid na kotse na sa labi. Akala mo nakita mo na, pero hindi pa? Hindi pa. Kasi ito, kung kakapon nakita tayo ng E86 ngayon, isa pa to. Merong A86 sa Jensen, meron din sa Davao. Grabe. A86, another one, kumbaga. Kasi kapo nakakita na kami na isa. Uy, big shoutout nga pala. Pakilala ka. Si Carlos Miguel. Yan. Carlos Miguel, isa sa mga... Guys, seryoso ah. Napakagaling nito na itong work niya. Hindi, masipag ka din eh. Yun naman ang kailangan masipag. Kaya pag hindi ka masipag sa media, sa kahit mo, walang mangyayari. Pero balik tayo dito sa A86. Grabe to. 86 ng Davao. Oh my god. Ah, bukas? Uy, yung interior niya. Hindi siya yung ano, blue, no? Maroon, parang maroon. Hindi ko na sure kung anong tawag dyan, pero two-tone siya, oh. Kompletong-kompleto. TRD na shift knob. Not sure kung ano yung ano niya. Steering wheel. Grabe to. Pero bakit hindi natin pinapansin yung Porsche dito? No? Bakit hindi? Di ba? Yan o. Porsche Carrera 2. Ito yung makina na sinasabi ng close friend. Ilagay sa ano, sa Integra. Ito ilalagay sa Integra. Yung so, Shell nandun. Ah! Ano i... Pre, kahuy na natin. Ilagay natin. Kabit na natin kay Ria yan. Sa EG ko. Di ka naman magsusumbong, di ba? Okay. Safe tayo dyan, guys. Pare. Ito, bili. Tara. Hindi, joke lang. Tayo naman. De, pero guys, oh. So, ano makin na to? B18C. So, B18C siya. So, feeling ko mga 1,000 or 800 HP, 600 HP. 1,000. Tama ko, 1,000. So, kita nyo naman yung turbo nyo. Kita nyo naman yung intercooler nyo. Ang laki, pare. Tignan mo naman yung kamay ko, guys, oh. Higup pang kamay ko sakali. Tapos yung wastegate niya nandito. Tingnan mo yung 5 inch niya. Parang 4 to ah. Tingnan mo naman yung throttle body niya kung gaano kalaki. Ito oh. Ang laki niyan sobra. As in, pag nilagay mo yun sa normal, ewan ko na. Sa normal na auto. Oh my god. Tapos, yun nga, ba't nga? Kanina, ito kasi. Ito kasi. Ito na eh. Diba natin ito? Yeah, tingnan natin. So classic na Porsche, meron dito. Uy, manual siya. Ay, matic siya. Oh, matic. So masarap-sarap to. Iba yung amoy, no?
Lumang luma. Sabi ko nga, may old school. Oh, may old school. Porsche, walang tapon yan. Kahit anong Porsche yan. So talagang matik siya kasi ayun o. Oh, yung sa gauge. Bango, may old school nga. Lumang luma. Parang brand new. Yan, 4AG. Minsan lang talaga tayo makakita ng gantong condition, ano. So kahit papano, ayun o. Oh, parang stock-stock nga eh. Grabe. Ano, Davao'S. 4AG. Ngayon lang nakita ni Albert. Lagyan natin kay Sasha. Pwede. Saka, pwede na ba ito? Saka hawak, tol. Sige, dito ako sa may turbo ko. Medyo ano dito eh. Dito ako sa may piping. Uy! Kita mo naman yung piping set na naman para tambutsyo mo na. Parang ang pipe ito, no? Oo! Hindi, parang 4. 4 or 3.5. Alin naman sa dalawa. May fuel rail niya. V18 siya. Ang kapal. Ang kapal talaga. So, ito po yung kinaganda niya ilalagay sa Integra. Oo, yun. B20 siya na ano, B20 na turbo. Turbo. Ano na rin. Medyo malalaki, feeling ko malaki yung... Oo, sagad. Grabe. So, ilan po yung inoras niya? 1.8? Ang 1.8 nito na pinakamalakas na tinakbo is 6.3. 6.3. Dito sa ano, Crocodile Park. Yun grabe. Yung pinakamabilis niyang takbo. 6.3. So, di natin alam kung ano siya sa quarter mile. Kasi nga, dito sa Davao, ang karera dito, 1.8 lang. 1.8 lang. Oh, hindi siya quarter mile, 1.8 lang. Yes. Gaano? Wow. Matagal lang ano to eh. So yun nga, tube. Half tube nga lang siya half kasi tube. May mga ano pa, firewall, ganun. Yes, half tube siya. Grabe guys. Pero ano na yan? Yung turbo pre. Laki. Laki. Sabi ng laki. Yung nakapatakbo nito ng ano, 6.3 si ano, si Jeremy. Yes, siya na yung nag-ano nito. Yan na yung nagkapatakbo nito ng 6.3. Grabe. Yun yung guys, oh. Dalawang EK9 nandito. Grabe. Natin naiikita mo EK9 na type R. Sunod-sunod nga yung... Oo, oh, sunod-sunod. Pero guys, talaga, sobrang nagmamahal ang EK9. So, yung mga nagsasabi yun, Honda lang yan. Guys, kumahanap ka ng EK9 tapos bilhin mo ng ganong presyo kung yung nasa isip mo, malabo yan. Lalo ng gantong kondisyon, oh. Guys, EK9. Grabe. Yan, urig na. Ano talaga, mga urig ito. Urig na EK9. Kasi pag ano, yung mga EK3, EK4, hindi ganun kaano yung... Ano, B16B. Talaga yung ano. Ito mismo, yung makina alone. Grabe na po yung presyo niyan. Tapos may mga goodies kayo, mga spoon. Grabe. Pre, ano bulk cover? Kaya nga, bulk cover pa lang. Ito po, B16B din siya. Saan? Ito po. Ito isa? Oh, B16B din. Grabe oh. Urig, basta urig na EK9. Yun nga po eh, Type R. Tapos, syempre hindi natin kakalimutan. S2000. Yan. AP1 po ba or AP2? AP1. AP1. Oh. Ano? Sige pre, pagdatumba ka, tol. Kawawa yung makina, tol ah. Pero wait lang, bago tayo pumunta doon sa isang garage, kita nyo tong LC. LC na pick up. Saan nakakita ng ganyan? Ha? Ayun nga, LC80. Grabe naman. Oo, tapos pinutol sa likod. Ayun o. Oh. Ang bangis. De, pero sa totoo lang, bumagay. Kakaiba. Kasi, iba mag-modify, ano eh. Pero, eto. Alala ko yung patrol ni Renzo, tutol rin yung sa likod. Ah, ganun din? Oo. Ayun o, kumbaga ito siya dati. Tama ba? Ito siya dati. Tapos, ito na yung ginawa nyo. Grabe. Ayun yung urig na body. Ayun yung urig na body. Ito, pagbaba pa lang namin ng sasakyan, Starlet agad. Naka TSGT daw. Bakit? Tol! Wala pa pala yung kanina. Sabi natin candy shop. Wala pa lang yun. Ha? Grabe po. Grabe. Hindi, biglaan yun. Ito kasi naman siya, no, kung tumawag si Johans, biglaan. Parati. Kaya medyo na grabe, oh. Yan, pa ni LC. Hindi po kayo mahilig talaga si LC, ano? Hindi, maganda talaga, ano? Maganda talaga. Land Cruiser, ano? Investment din po, no? Talagang noon pa, ano na ako sa Toyota talaga. Kaya kang first race car ko, Toyota, eh. Yung... Yan, 3 GTE lang yan, ano? Grabe. MR2, tapos... Ah, galing sa MR2, so third to second gen. Second gen, grabe. Ito pinakauna, nabuo to, ano pa eh, 2000,
2002. Oh, nabuo ko to. Philippines fastest Toyota. Sa ano ito, sa ang first record ko nito dito sa Davao. Kasi yung ano talaga namin dito, quarter mile yung unang drag race talaga namin dito. Quarter mile, so 12.3 yung record ko nito sa Davao. 12.3? Yes. Tapos nung dumayo ako ng Cebu, doon ako nagka-record sa 11, hindi ko sure, parang 11.4? 11.4. Sa SRP. Oo. PDRF yun. PDRF record, parang 11.4 PDRF. Dalawang beses ako dinala ng Cebu eh. Mm. Tapos nagka-record din ako sa AAP ng 12.3 din. So, kumbaga, mapapakita, doon sa sinabi niyo po, may kitang consistent na hindi sa, lang tsamba na kasi ano. Kasi sa Pakulog, kasi medyo madulas yung time. Oo, yan, eh. Kaya medyo tumaas yung oras. Oo. Grabe. Boss, sorry ah, sa lahat-lahat po ng Honda dito. Dito, talagang, ako din boss talaga, iba yung Toyota. Pero iba din ang Honda. Yan, pwede po makita yung makina ng... Ito yung pinakaano talaga, unang ano ko. Whew! SGT. Ito ano, kasi mahirap sa pesa, di ba? Sobra pong hirap, sobrang hirap. Kaya nga yung cam gear nito, ginawa lang namin, yung flywheel, clutch, pati yung turbo. Fabrication ng lahat. Surplus lang yung turbo niyan eh. Mm-hmm. Surplus lang yung turbo. Napakahirap po, tunay po yun. Mahirap sa ano. Mahirap, pero matibay. Matibay, oo. Oh, pati axle, yung block niya matibay, transmission matibay. Grabe. Matibay talaga. So, front wheel drive lang. Front wheel drive lang. Ah. Yung original transmission nito, ano to eh? All time, four wheel kasi MR2, di ba? MR2. Ano? Rear wheel drive. Sorry, Celica pala to. Celica pala siya na ano, yung... TSGT. Ah, yung Celica na GT4. Kasi yung original transmission nito, ano eh? Four wheel eh. Oo. Pinalitan ko ng transmission na ano, na Corona. Corona. Oo, yun pala yung... Yung GT, yun yung MR2. MR2. Na second gen. Grabe. Yun yung GT. Mm. Ito yung nauna. After namin binuo to, nagbuo kami nung GT. GT. Na mas maliit ang body. Ito, yes. Big body nga pala to guys. Big body. Body. 11.4 and 12.3. Record nito sa quarter mile. So, wala pa po ako wala pa talaga ako naririnig na Toyota na umuoras ng gano'n, no? Dito sa ano, sa 1.8 mile, parang 8.5? Sa ano. Pero yung gulong po nito, yung by 10 talaga na ginagalapan. No? Kasi di, sa bigat ng kaha kasi mahirap siya palisin. So wala ng traction. Kaya mahirapan ako sa ano nito, 60 foot. Mahirap palisin. Kasi mabigat eh. Oo. Yung, ito yung ano, unibody pa to, yung ano nito, yung flooring yan. Stuck pa lahat. Stuck pa. Yung kinating namin dyan, yung ano lang, yung carry well sa likod, tapos naka-fiber yung apat na door, wooden trunk, tapos flexi. Yun lang, yung flooring, stuck lahat. Ito yung full tube. Ito ang full tube. Ito, full tube. Philippine fastest all motor. Ito, huy! Yung time niya, okay. No, kaya ano to, kay, dati to, kay ano yan eh, kay Miko. Kay Miko. Oh, sa Cebu din to nagka-record. So, nabit na po ba yung record na to? Or? Yes, parang nabit na. Dati pa to, matagal na yan, kay Miko to eh. Grabe, 10. Si Blanche nung gumawa nito dati, sa Cebu nagka-record to. Yan o, 10 to. Ewan ko lang kung ano ng record ngayon ng ano, fastest all motor. Oh, wala pa din po ko masyado idea kasi parang panay naka-turbo eh. Yun ang alam ko eh, 10 seconds nga, sobrang hirap na. Parang ganun din yata ang oras ng ano ngayon, yung... Pero mabibigat na yung mga auto nila ngayon. Mm. Ito kasi magaan pa to eh. Sobrang gaan kasi guys. Kasi dati, hindi pa naman yung weight before. Ah, so kaya po nakapaggawa kayo ng ganito? Oh, weight to power ratio kasi to. Ito po, all motor din. So, EG ito din. Ito galing kay Blanch, ito galing kay Air, ito. Kay Ricky Dileon dati ko ito nabili. Ito turbo din. Ito yung SFWD. SFWD. Yes. B20 din to na B20. Ano, yan o, SF stock. Go B20, you know. Yes. Palas po kami naka B20 na EG ngayon eh, kaya B20. Ito, sino ba? Ito pa, H3 galing to eh. Si H3, kay H3 to galing. Grabe. Ito na ano, kay H3 to. Edelbrock yan, pares ka na intake oh. Kay H3 to na...
Hindi so, hindi po biro boss yung mga ganyang setup. Oo. Hindi biro. Kasi hindi mo siya makukuha ng isang buo lang. Yung akala mo kompleto na yung pyesa mo, tapos pag buo okay na, tatakbo na, totoo na lang. Hindi yun. Kahit na okay na, pagtakbo. Wala pa din. Kaya pag umoras ang isang auto, malaking bagay sa owner, pati yung mismong auto. Kasi hindi lang naman sa puro auto lahat yan eh. Sa driver din. Opo. Minsan, sa swerte din, di ba? Kumbaga magkoconnect dapat yung driver pati kahit, auto. Kahit na gano'n pa kapreparado sa auto mo pag minalas ka. Misgear ka, yun, talo agad. Kasi hindi lang naman puro auto lang. Hindi lang din puro driver. Tama. Tatlo talaga yan ipagsabay mo. Preparasyon mo sa auto mo, driver, preparation and condition ng driver, at saka yung swerte mo rin. Mm-mm. Tama. Minsan, kahit gano'n ka pagka-preparado, pag... Minalas, malas. Tama, tama. Pero bakit po lahat naka-intercooler? Naka-intercooler na. V20 din, turbo din. Pero parang, ay, EK pala siya, kala ko SIR. EK9. Ah, EK9 pa. So, tatlong EK9 na. Tatlong EK9 na. So, ito po, ano pong mga na to? Ito, all out din to na B20. Ito yung dating ano, kasi meron akong race car dati na EK. Gawa ni HP Racing, kulay orange. Oo, naabutan kong po ninyo noon. Basta, ano, half tube siya. Doon to galing na makina. Ito, umuras to ng 6.4. 6.4? Oo, sa quarter mile. Tapos, nalipat ko dito. Imagine 6.4, no? Pero hindi ito na body, ha? Hindi ito yung body? Okay. Kasi may race car ako dati na, ano, may race car ako dati na EK na half tube. Kulay orange. Mm-hmm. Pinadala ko sa Manila, kay takbo sana namin ng quarter mile. Kaso, nung nasunog yung HP Racing na siya sa Banawe, sunog yun eh. Yung parang bodega, nasa tabi siya. Nalusaw kasi fiber. So, ang nakuha na lang yung makina? Wala, nandun lahat. Nandun pa. Ito ba? Ito yung lumang makina. Ito yung lumang makina. Oh, so, ito yung unang makina doon. Tapos, linipat ko dito. Tapos, nagpabuo ko ng bago. Tapos, nung pinatakbo ko na sa quarter mile sana, kasi okay na dito sa 1/8 mile. Yun ang problema. Ay, sorry. Ano pala to? 6.6. 6.6 pala inoras nito. Yun pala yung bago, yung nasunog, yung 6.4. 6.4. O, itong ano, yung ate ko na isa na, ano, yun, 6.3. Yun. Yung nandun, yung... Napakalaking bagay ng 0.1. Oo. Basta ano ha, basta yung oras mo, yung mabibilis ka na, yung 0.1, mahirap na yan. Sobra. Pero pag ano ka pa, nasa mga 13 pataas ka pa. Wala pa yun, okay lang yun. 13 pataas, mabilis lang yun. 1 second, mabilis yun. Pag siguro, or siguro ano na, paglagay na lang natin, 30 siguro, ano pa yun, madali lang yun. Siguro na pag nasa mga 11s ka, pag mga 1 second, hirap na yun. So, kumbaga yung isang segundo, pag 11 seconds ka nga, siguro parang, ha, sa ngayon, sa trends, 100,000 na magagastos mo bago mo mabawasan ulit ng 0.5, segundo yun. 1 second. Pero ngayon naman, medyo kabisado na nila yung pagbuon, alam na nila yung tune sa suspension, yung ano, pagbuo ng paglabas, isang ano pa lang, isang takbo pa lang paglabas, ano na nila agad. Kumbaga, maset na nila agad. Opo. Yung anong klase piston gamitin, anong gear ratio, ano yung camshaft, paano siya i-tune, pati suspension. Medyo kabisado na nila eh. Paglabas pa lang ng auto, umoras na agad. So ito isa pang ito sokto. Ah, sok turbo naman. Siyempre kung panay dok ang nakikita nyo, kahit yung Toyota ngayon, dok yan. Siyempre, hindi magpapahuli ang sock. Save the sock, sabi nga nila. Turbo. Ayun, di ba? Sock turbo yan. So, street car siya or... Oh, street parang car. Street car siya, no? Oh, interior. Or steering. Meron. Street car talaga siya. Mm-hmm. Wow. Tapos dito, jazz. Ito, turbo dito, jazz. Ay, oo nga, no. Nakita ko bigla yung ano, parang 5-base niya. Lumilitaw. L15 po ba? 1.5 ba siya? Parang, ano ito? Ito yung high-end na jet. Na ano yun? So guys, hindi ko sure pero pagkakalam ko L15. Ewan ko lang, hindi ko na ito. Yeah, hindi ko din alam yun eh. Ito kasi... Oh, yun guys, L15 siya, L15. Yan, 1.5 liter na makina. Street car din siya. Hmm. So ba, nakaturbo kahit just. Yep. Whew! Ito, B20 rin na all out din to. Pre, ito yung mga inspirasyon. Though, masabi natin yung build na to, boss, medyo matagal na, no? Yung
unang nag-build nito si ano, si yung sa Nissan, sino yun? Kay Gines. Oh, siya yung unang nag-build nito. Pero siyempre, after nung Honda, after nung mga Toyota, Nissan tayo. Pero may Toyota pa din, katulad nito. First time mo ba makakita ng Chaser? Or pangalawa? Yung pang... Tama ba? Pangalawa? First time. Kasi... Ito, tatlo lang to sa Pilipinas. Yes po, tatlo. Yung isa nakita ko na nakatabi na namin yun. Yung tuwan kami about dito sa R32, tapos naalala ni boss, meron pala siyang R32 na... Nasa to pa niya na, nakalimutan niya na! Nung nagmahal, naalala bigla. Oo nga eh. Time pa na nahilig. Tagal na nga daw doon. Yan, so yun nga, after ng Toyota at Honda, ito naman, BM, yan. E30 po ba to? Ay, ano po ba to? 525E. 525i pala. Yun nga, akala ko din E30. So, yun o, pinaka-special. Para saan pinaka-special? Kasi tatlo lang ang Chaser dito sa buong Pinas. Yung isa, na-vlog na natin, nakatabi na ni Sheila yun. So, ito, yung isa, nandito sa Davao. So, yun nga, pagdating po ng... nung galing Japan, ganito na yung setup. Oo, naka-set up na siya. Ayan. So, naka-1JZ. Guys, stock yan. Yan ang makina talaga. Diyan kinukuha yung 1J. Nakalimutan ko pa kung saan pa. Saan pa ba kinukuha yung 1J? Parang Aristo, tapos mga ganun eh. Mga Lexus. Sorer. Oo, oh, mga ganun. Ayan, Sorer. Mga ganun. So, 1JZ, 2.5 liter siya. Siya yung parang baby brother ng 2JZ. Nakikita ko lang sa Facebook to. Ngayon, nandito na. Grabe talaga. Ito, 525i. BMW. Tapos meron din dito ang R32 nga, GTR, digit na GTR, and R33 na digit. So, check lang natin yung loob na. Ayan. Grabe. Ang linis na interior. Ayan o. Oh. Yun nga po eh, sayang. Pero ang linis po, malinis. Magnet, ano, kasi ano. Magpalabas ng sasakyan, yan pag sinasabi ng Carmen, tanginan mo. Ano mo palabas yung ilang oras mo may ilabas? Tama, ilang kotse yung bago mo may ilabas talaga. Ang hirap, mahirap. So, wag na natin kaayain si boss. Yan. So, naka-RB26 to. Stock. Stock yun ang naka-RB26. Galing takbo, ibig sabihin umaandar siya. RB26. Kahapon, meron din tayong nakitang R32 GTR na RB26, pero ngayon iba to. So, padin ang padin talaga. Solid yung, solid ang Davao, solid ang Mindanao, guys. Ito, R33. Pwede natin yung makina. Gano'ng hood nung ano. Pati ito, gano'ng hood, oh. RB26 din. Twin turbo pa din. Grabe. So alaga naman, kahit ano, kahit hindi sila nagagamit, nandito lang. Pero siguro soon na din, ito sunod natin talaga, malalaki na. Ah, pag ano, pag medyo magka-edad na rin kayo, diba? Dati, hindi ako masyado fan sa mga. Pero pag nagka-edad kayo, tingnan nyo. Opo. Natama rin yung kayong gumamit ng mga ganyan. Gusto nyo, titingnan-tingnan na lang. Hmm, tama. Pati seating investment, pero yung iba nga lang, race car, pero... Lalo na yung chaser na yan, tangin na, napakahirap gamitin. Bakit po? Wala, kahit sa karwas, hindi ko may act. Tapos baba mo sa karwasyo, niluto ka, di ba? Sayad si... Sayad lagi. Nilikik ka na yung ano, chip. Bumper, anak! Sayang. Maganda siya, ano, pero magpapagod na gamitin. Mm. Grabe. Katulad ng hood, stress reliever lang. Oh, tignan lang, start lang, mailipat lang ng park, alam niyo mga ganon. Buti, kahit pa paano, sa ganyang edad po, di ko mo po sinasabi matanda kayo, pero umaga, syempre. Nandito pa din sila, hindi nyo inaalis. Basta hilig mo, nasa dugo talaga yun. Tama po. Kahit anong ano pa, basta nasa hilig mo. Dami kayang kumakarirang matatanda na, di ba? Mm. Basta ano, dami kong kilala. Basta kahit pang kumambyo, kahit na arthritis na tayo, basta, kung ano man. Nasa dugo yan. Opo, tama, kaya tama. Kaya nakakapawala ng stress. Parang ano pong tawag dito sa bumper na to? Medyo napansin BYS. Ko. BYS, backyard special. Yes. Sheesh. Ngayon lang nakita, anong pang EK. BYS. Yan boss, rin yan. Ang dami po natatago dito na kumbaga sa Luzon, kinababaliwan namin, hinahanap-hanap. Ah, hindi, mas ano doon, mas marami doon. Meron boss, pero alam niyo, nakagulat na nandito mas lang. Tapos, mas nakagulat, nasa isang garahe lang, yun nga. Mas maraming mayayaman, tsaka mas gumagastos doon sa Luzon. Mm.
Diba? Kaysa dito, ano lang itong... Pero boss, kahit na malayo tayo sa Luzon, nandito tayo sa Mindanao. Hilig lang, hilig. Nandito kayo na, kita nyo, napatunayan nyo talaga. Hilig lang. Mm-hmm. Hilig lang. Oh, passion ba, passion? Pero hindi lang hilig to, sobrang hilig na to, boss. Ano? Hindi lang hilig yan. Grabe. Yan yung ano, sinasabi nga nila dati sa akin na yun daw, nag-depreciate. Pero ngayon, di ba, bumaliktad na. Mm-hmm. Yung kahit ng EF niyan, binibili sa akin sa Manila yan. Yung daming tumatawag sa akin, gusto bilhin yan. Pati yung Trueno. Ay, wag boss talaga. Wag po yung Trueno. Wag yung Trueno, wag yung Chaser. Wag yung mga nandiyan po sa likod, parating likod na yan. Tumatawag na gusto bilhin, sabi ko, wag lang muna. Oo. Hold nyo lang boss, hanggat kaya naman naalagaan, hanggat nandiyan naman. Nandiyan naman si Davao'S, sila rin, no? Dito, dito lang yan, no? Mm-hmm. Siya yung isa sa mga, yan, no? Big shoutout. Solid, pare. Buti na lang, masakali, di ba? Pati boss, nakakasipag kasi magkotse pag may kasama ka or may, alam niyo yun, iba eh. May napapagkwento kayo, may nashashare kayong story. Alam niyo, katulad niyan, boss, ang dami, ilan yung na-feature natin. Usually, dalawa o isa lang na-feature ko ngayon. Bilangin mo, Jeeves, bilangin mo ngayon, 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 ha? 15. Uy, ang bilis. 15 nga ba talaga?